What's up mga ka-whitey? Welcome back to my YouTube channel, Melvin Tutorial. Ayun guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay pag-i-edit po ng photos. Ano, for example guys, meron kayong photos na gusto nyong i-edit. For example, gusto nyong gamitin sa inyong thumbnail or sa inyong pong video editing. Ayun guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba tatanggalin yung mga unwanted objects sa inyong pong ano-ano mga photos. Ganun po ano. So, ayun po ang pag-uusapan natin. Of course guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, hit the subscribe button and click the notification bell all para lagi po kayong updated sa ating mga new upload video. So, let's go guys to our tutorial. Let's go! So, ngayon guys, nandito po kayo sa aking pong cellphone tutorial po tayo. Unang gagawin natin guys ay pupunta po tayo dun sa ating pong Google Play Store. Open natin yung guys, tapos dun sa search engine po niya, hahanapin po natin dun guys ay yung photo watermark remover. Ano? So, yung po ang hahanapin natin, si-search lang po natin yon, then lalabas po itong, ano na to, retouch remove object. Ano? So, open natin yan guys, makikita nyo guys, nakasulat, retouch remove object. Ayan po. So, makikita nyo guys kasi dito, ang kanya pong review ay 4.7, medyo mataas po, ano, maganda. And makikita nyo guys yung mga comment, magaganda naman po yung mga comment review. So, ito po yung ginagamit ko, guys. No, i-open nyo lang po siya. Pagka-open nyo, guys, lalabas dyan allow or deny. So, allow nyo lang, guys, nang i-allow, no? So, tapos lalabas po itong add photos, ano? So, pipindutin nyo lang, guys, yung add photos. Tapos, hahanap po kayo ng photo na gusto nyo pong alisin yung object or alisin yung ibang mga bagay dun sa photos. For example, guys, dito ako sa download. May dinownload akong photo ni Julia at ni Aljor Abranica, no? So, pindutin ko lang po yung photos, tapos pupunta ako dun sa remove object. Ano? Pupunta po ako sa remove object. Ayan guys, so, ngayon guys, restore or erase lang po ang nakalagay dyan. Ano? So, dun po tayo sa restore. Tandaan nyo guys, ano? Restore, itouch nyo lang po yung restore. Then, makikita nyo guys dito, kung wala pa pong lumalabas, makikita nyo dito sa may upper part po sa left side, wala pong lumalabas or walang lumalabas na green, itouch nyo lang po uli yung restore. So, ngayon guys, ang gagawin nyo, itatouch uli ninyo yung screen nung object na gusto nyo tanggalin. So, wala pa rin guys, touch nyo lang po. Ano, itouch nyo lang guys. Hanggang ayan, nakita nyo guys dun sa may left side, makikita nyo may green na po na lumabas. Ano, ibig sabihin dyan guys, yan yung area na tatanggalin ninyo. Makikita nyo guys, magandang tumingin guys, habang nini-erase ninyo yung object ay dun po sa left side, sa taas, no? Sa malapit sa X. So, ang gagawin nyo lang guys, susunod nyo lang po yan. Ayan po, ganyan ang gagawin ninyo. I think guys, mas maganda pag dun po nakatingin kasi mas klaro nyo pong nakikita yung object na gusto ninyong alisin, ano? So, una guys, lining muna tayo, ano? So, tingnan natin guys kung anong mangyayari. I-shade nyo lang po guys yung buong area. No, i-shade nyo lang po yung buong area. Ayan po, i-shade nyo lang po siya. Then, after nyo po ma-shade yung buong area na gusto nyong i-remove na object or person po dun sa photos ninyo, pipindutin nyo lang po yung salitang go dito sa gilid. Ano? So, pindutin nyo lang guys yung go. Ayan, makikita nyo guys dun sa taas, processing. Ano? Then, makikita nyo guys na wala na po dito yung object. Tapos, ang gagawin nyo po, guys, ay punta kayo dun sa arrow sa taas, no? Punta kayo dun sa arrow sa taas, then export, no? Pindutin nyo yung export. Makikita nyo dyan sa baba yung export, guys. Pindutin nyo lang. Then, ayan, save local album. So, punta kayo sa album nyo, guys. Tingnan ninyo kung nasave po siya. Ano, punta tayo sa album natin. Makikita nyo, guys, dito. Andito po yung ating pong tinanggalan ng object. Ayan po, ano? So, makikita nyo po, wala na po siya. So, ganun lang guys. Ano, thank you so much. See you around. Love you guys.